Yo, Cycling Chef! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. I'm on a hunt for a new heart rate sensor kasi isang buwan na po mahigit na nagtitrain ako ng walang heart rate sensor. So, kailangan ko po talaga, guys. And nakita ko to sa Shopee at mukhang maganda yung reviews niya at responsive yung seller at 95% yung ratings niya. So, binili ko po ito and wala, eto na po. Thousands of tears later. Okay guys, simulan na po natin yung pag-unbox dito sa ating bagong item. As you can see, I have here my old heart rate sensor. This is from Garmin. What I like with this heart rate sensor, it's very accurate. Tapos, maganda yung pagkakagawa niya. At the same time, very comfortable siya. Unfortunately, the downside is, unplus lang siya and it does not connect with Bluetooth. Kaya, nung last year, nag-start ako mag-Swift, hindi ko na po siya nagagamit. Kumuha nga ako nitong Wahoo heart rate sensor, but this time, nagkakaroon naman po ng problema yung Wahoo heart rate sensor ko. So, this is a Wahoo ticker. Wala na po yung original na strap niya, naluma na po, at natanggal na po yung pinaka sa button niya. So, I have here the Wahoo and the generic strap na nabili ko sa Shopee. I'm having a problem with this Wahoo ticker. I don't know if it is the strap or the sensor itself. Pero I've been testing it. Talagang ang nangyayari, without the strap, minsan bumabagsak yung reading ng Wahoo sensor. Well, I'm still figuring out. Kaya lang, since it's been a month na nagtitrain ako ng walang heart rate sensor, eh mahirap po para sa old guy na kagaya ko. Napaka-importante po sa akin ng heart rate sensor. So, I can track my recovery, I can track my fitness level. Kinakailangan, kapag tumatanda ka na, nakabantay ka dun sa heart rate mo, mahirap na baka machambahan tayo. Kaya ngayon, ang ginawa ko, nag-search ako, I have here a new heart rate sensor from Majin. So, it's time for unboxing. Let's open this up and I'll give you a short review and itetest din natin, God willing. Sige po, simulan na po natin ang pag-unbox. Spray muna tayo ng alcohol. Okay guys, what's inside the box? The sensor itself. I hope there's a free battery. And now this is the strap. Let's check what's inside. Kung ano pa meron. Well, this is the documentation. This is the Majin heart rate monitor or heart rate sensor model 864. I think this is the newest. What can I say? Siyempre, ganun pa rin ang packaging ni Majin. If you already subscribe to my channel, ang isa sa unang-unang in-unbox ko o ni-review ko na bike product, I think it's the Majin Speed / Cadence sensor na model Gemini 210. This is the third Majin product na i-review natin kasi meron din akong in-unbox na Majin floor mat para sa trainer, no? Ginagamit ko siya, na-unbox ko siya at ni-review ko rin po yung item na yon. And I'm happy with that, gamit ko pa rin siya hanggang ngayon. This is the third product from Majin na binili ko. By the way, this is not an sponsor and I just bought this with my own money dahil kailangan ko nga ang heart rate sensor kagaya ng binanggit ko po sa inyo. So, this is the box. This is the documentation and let's open the strap. Okay, yung strap niya parang parehas siya ng generic na nabili ko. Okay, let us compare with the generic. Parehas sila ng itsura, parehas sila ng design, parehas sila ng texture, pero mas makapal ng kaunti itong sa Majin. Okay siya. Mas makapal siya kaysa dun sa generic na nabili ko as replacement na strap para sa aking Wahoo sensor. Now, we open the sensor. Let's see kung meron siyang battery. Ito yung isa sa maganda dito sa item na to. What I like is, hindi gaya nung sa Garmin, no? Yan. Okay, meron siyang kasamang battery.
Papakita ko lang sa inyo ang difference nila, guys. This is crucial, no? Alam naman natin, first in the market, nauna na yung Garmin at maganda naman talaga yung mga product nila. Ang downside lang talaga nito is, ang masasabi ko, hindi siya Bluetooth, unplus lang siya. Tapos, kung pag-uusapan yung access para sa battery, medyo hassle dito kasi you still have to open this with a small screwdriver. So, yun. Isa sa hindi okay, pero well-protected yung unit na to. Kasi nga, from sweat, talagang matatag to dahil naka-screw siya, no? And ito naman sa Wahoo sensor, okay din naman siya. Kaya lang, you need a coin to open this up. I'll show you. Hindi nga siya ini-screw, but you still have to use a coin para mabuksan siya. Tapos, kapag bukas na siya, mahirap pa rin siyang tanggalin, no, guys? As you can see, hindi mo siya ma-access basta-basta. So, you still got to use some tools para makuha mo siya. Okay, this, yan. Kailangan mo siyang sungkitin, no? Yan. Okay. And now, ang pinakagusto ko ngayon, yung easy access dito sa Majin heart rate sensor. So, i-try natin i-connect sa ating device. Ito maganda sa kanya, guys, oh. Madali po siyang mabubuksan. You have this. No? You have this. Okay. Tapos matatanggal mo na siya. Unlike dun sa dalawa, you still need something para mabuksan siya. Okay. Now, we are going to try this. Kabit natin dito. Titingnan natin, guys, kung mabilis siyang magko-connect, no? Yes, we save this. Okay, that's it. Meron na pong reading. Mabilis naman siyang kumonek, guys. Ayan na po kung nakikita nyo. Sa lower right corner ng aking head unit, meron na pong reading ng heart rate sensor. Now, itry natin kung kukonek siya sa Swift. Okay, guys. Andito na po tayo sa Swift. And we're going to connect our sensors. Siyempre, unahin natin yung power source. Then cadence, at pagkatapos yung purchase natin na heart rate sensor. Okay, then let's try the moment of truth. Heart rate, bah, ayun agad. Wala na mo, ang bilis ha. Oh, connected agad siya, guys. Galing ha, bilis ha, connected agad. Okay, try natin mag-training. A few inches later. Gumagana po yung heart rate sensor. 19 minutes on the ride. Mataas po yung heart rate ko. Gumagana nga. Kasi talaga mataas yung heart rate ko. Whenever I'm doing this kind of interval. Okay. Cool down. Sana bumaba yung heart rate. Okay, guys. Tapos na po yung ensayo po natin. Okay naman po yung heart rate sensor, no? This is the heart rate distribution. As you can see, during my warm-up, ayan, 100,
120, 100, 126, yan ang aking heart rate, no? Then, when the interval starts, umakas po siya, and then, nag-recover in 5 minutes, then, another interval, and guys, nakikita nyo, okay, sagad po siya, then, recover ng konti, 5 minutes again, then 5 minutes interval, then recover, then finally, nakita na. Tapos pag na, umabot na 89 ang maximum heart rate sa training na ito. Until, nag-endurance tayo ng konti hanggang sa matapos yung ating program. Well, okay po siya. I like the design, especially yung pagtanggal ng battery. Number one sa akin yun, napakabilis pong alisin at palitan ng battery. Let us see in the future kung gaano ba itatagal itong heart rate sensor na ito. The build quality is okay, the strap is okay, and very responsive po siya. Yung data nakikita natin, actually tama po siya base dun sa fitness level natin. Wala akong nakita ang fluctuation, wala akong nakita biglang bumagsak or anything. Initial thought, thumbs up for this heart rate sensor, guys. Sige po mga kaibigan, mga kapadyak, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and the notification bell para maging updated kayo sa aking mga videos. Kung ganitong content ang gusto nyo, about cycling, all about cooking, since I'm a chef by profession, please consider subscribing to my channel. Again, magandang araw po sa inyo. Salamat po sa inyong pananood. This is the Cycling Chef.